Live na tayo. Wait lang po. Okay, yan. Nag-share pa po ako ng ating live. Isang mapagpalang gabing muli sa ating lahat, mga kapatid. At again, narito po muli tayo sa ating gawain ng ating Alamin Live Q&A. So, ayan, pa-share po ng ating live. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pang i-comment yan. Pwede po kayong pumasok dito sa atin sa loob. At ganun din po dyan sa atin sa comment section. Nandyan po yung ating Zoom meeting. Click nyo lang po yung link na yan, makakapasok po kayo dito. So, maya-maya po papasok na naspe. Ano ba yan? Papasok na po sa atin si Sir Manny. Ayan, meron sa mga question po na ipasa ko na sa kanya. Ayaw po pumasok ng isang ATS. Ayan. Yan po yung nakakausap ko paminsan-minsan po. So, message yung question niya na pinasa ko na lang kay Sir kanina lang. At within this week, ayan, itong week na to, so tinitingnan ko pa yung availability na magkakaroon tayo ng isang bisita dito sa atin sa In Defense of the Truth. Ayan, na na-invite ko yung isang kapatid na kapatid natin or kaibayan natin sa pananampalataya. Nakakausap po namin ito sa loob ng DevCon room. So, isa po siyang pantheist. Ayan, pantheism. At magiging, ayan, nag-okay na po siya sa akin kanina. Makakapasok po siya. So, tinitignan lang yung, within this week po, makakausap natin siya dito. At pwede tayong magtanong sa kanya kung ano man yung kanyang ilalatag. And, ayan, syempre, ikikritik siya ni Sir Manny. Ayan. So, yung isang ATS nga lang hindi nakapasok. So, abangan nyo po yan. At titignan natin yung kanyang mga latagan na kanyang pananampalataya. Amen po. So, pantheism. Ibig sabihin po ng pan, all, theism, God. Ibig sabihin, everything is God and God is everything. So, kung ano man yung nandito sa ating earth, ayan po ay ang kanilang Diyos. So, yan po. Abangan nyo po yan. At medyo kakaiba po ito sa atin. Pero hindi na po ito bago sa atin. Before pa man ng ancient time, meron na po talagang ganitong mga pananampalataya. So,
Ano naman po natin yan? So, abangan po natin yung pagbisita sa atin dito ng isang kapatid nating Pati is si Brother Nonong. At taga Palawan din po ito. At ito po ay parang na-meet na ito ni Brother Mel, taga Palawan, at isa po siyang guro. So, habang hinintay po natin si Sir Manny, at ayan, so, yung tanong kasi nasa kanya na medyo hindi ko talaga ayokong pangahasan kasi talaga hindi ko kayang i-explain yon kahit na konti, kahit na sa hinagap. Hindi ko kayang i-explain yung tanong. Medyo malalim yung tanong na pinasa kanina. So, ipinasa ko na kay Sir. So, ito ay isang mga akusasyon ng mga atheists. Yeah. Siyempre tayo mga tiis ay laging may sagot yan. Siyempre. So, maganda yung mag-explain is ay isang philosopher. So, titignan natin yung sagot ni Sir Manny doon sa accusation na to ng isang atheist. So, ayan. Pa-share po nung ating live kung gusto nyo pong pumasok dito sa atin. At kung gusto nyo pong magtanong mamaya dyan sa atin sa comment section, maya-maya po ay nariyan na si Sir Manny. Makakapasok na, pagpasok niya po dito at yung inyo pong mga question ay, ayan, dyan sa comment section po natin at babasahin ko po mamaya. So, maingay yung aming aso. Suot ko dahil sa lamig ko. Naka-headband kasi ako. Pinag-message sa akin. Si Casey nanonood. So, meron ako sa lamig na pang, ano yun? Yung anti-radiation. Kaya lang, mas masakit dito kasi naka-headband ako, Casey. Pasensya na. Pag nakalugay ako, medyo sumasakit dito, naaasiwa ako pagka ano. So, ayan, maganda yung salamin. Burang-bura lang talaga siya. Ayan. So, pasok na po kayo, mga kapatid. Ayan, yan sa atin sa GC. Ayan, sabi ko, pasok na para po mamaya ay mas maging makabuluhan po yung ating pag-uusapan. So, wait lang po. Okay, ayan. Nakapikit daw ako. Medyo malayo nga lang, thank you. So, ayan. Pa-share po at pasok na po kayo dito. Pwede po kayong magbahagi, testimony. Pwede po kayong, pwede po kayong sa atin dito sa loob. So, click nyo lang po yung ating si Sir Manny. Okay, message nga natin. Para masimulan. Kasi mamaya, may iba pa akong tanong din naman sa kanya. OMG. 19 minutes ago. Ah, si Sincha, bukas pwede ka? Oo, kasi parang si Sir Manny ay meron siyang program dun sa kabila sa Debaters Convention. So, meron silang search for truth bukas. 8 p.m. yata, yun o, 8:30, ay, 8 p.m. 8 p.m. or 8:30. PM or 8:30 yung
ano ni sir. Kaya hindi natin kasama si sir. So, pwede ka na lang din mag-topic. Mas maganda yun kasi kapag ka nag-topic ka, nandito si sir, tatanungin ka ni sir. Tatanungin ka si Cynthia ni sir. Kaya bukas, wala si sir. Ayan. Ah, sige. Oo, walang problema. Hindi, okay lang naman eh. Basta after natin ng rosary, oh, tuloy tayo. Tuloy tayo yung ano, yung ating babasahin. O bukas, yun yung ating, ayan. Abangan nyo po yan mga kapatid, yung ating magtatopic ay si Cynthia. Ah, wala pwedeng itanong. So abangan din po natin yung pagtatopic uli ni Bro Dandy. Sana matuloy, matuloy yung kanyang topic sa April 24 pa naman yon. And si, I don't know kung may prepared na si Doc Beans. Kasi sabi niya April yung kanyang ano, so sana hindi na siya busy. At sa April 24, ayan, ay ang pagre-resume uli ng ating hapag ng salita. So medyo malapit-lapit na rin tayo. Siguro within this May tapos na tayo. Ah, pagbasa lang. Okay lang 'yun, walang problema. Siguro eh maganda noon. So I think kung Miyerkules wala si Sir Manny, di Wednesday ka mag ano, Wednesday ka mag basa. Yan, makati po yung aking likod. So yan. So binasage ko na si Sir Manny para makapasok na po siya dito. Ano daw? Daya wala talo. Kasi panigurado si sir magtatanong. Lahat eh, nagtatanong eh. Grabe, nung ano talaga isang gabi, nandun kami ni Siskit. Nandun kami sa comment section. At syempre, Sis marami Malu, rin. bakit di na nakakapasok si Siskit? Ay, ano, ewan ko lang, ano siya eh, bihira siyang mag-FB. Bihira siyang Oh, mag-FB sayang kasi nung ano. ano may pinapagawa silang bahay nung nakaraan. Ah, Hanggang ngayon busy yata. siguro, oo. Oo, bihira. Pero nagpalawan yun nung nakaraan. Nakita ko yung post niya eh. Nagpalawan siya. So, nandun kami sa comment section. Gabi. Si Sir. Nagigigil doon sa pastor. Parang makikipag-debate na si Sir. Kasi nga, kumbaga yung tanong ni Sir Manny, hindi talaga umaayon doon sa sagot ni Pastor. Eh, parang dinidebunk na talaga ni Sir Manny yung ano, yung pastor na kausap nila. Supposed to be, dapat na yung magtatanong lang siya. Ayan. Sis Malo, mostly doon, ano sila, mga osas ang mga pumapasok doon, ano, yung nakaka-encounter niya. Oo, hindi. Not totally siya osas, pero kumbaga sa ano eh, manipis yung kurtina nila doon sa osas. Kasi meron sila pag si Sir Manny kasi pumapasok na rin yan sa room, nakikita niya talaga na isa na-amaze siya doon sa mga pahayag ng ano. Marami ka laging maririnong, hindi na kami nagkakasala. Hindi na kami nagkakasala. Palaging ganun yung ano doon. Yung mga At least, claim doon. At least Oo. Sis Malu, Sis Armani, napapaliwanag niya sa atin, kami naman ganito yung sa amin. Kayo Oo. ganyong kayo. At least, di Oo. ba? Oo. At Oo. least Yun nalalaman yung nila yung side kagandahan. natin. Oo. Eh, ang ganda nung pag ganyan kasi, maganda yung paliwanag nila. Unlike pag apologist ka, minsan, parang hindi naman ako sa nag-aano, tinatapatan lang din ng talata. Ah, eto, ganito. Pero yung philosophical explanation na mas malalim, hindi talaga namin din talaga na ipapaliwanag. Ay, sorry. Sir, naku, nakalimutan ko. Oo nga pala, yung pas, okay, sir. Okay. Maaano ka talaga sis pagka yung nandun ka sa loob? Oo, kasi nung si Sir Manny nandoon, meron ako isang nag-comment na ang sabi is, dapat magaling yan ng ano sa Bible.
Pero hindi naman dapat lahat ay kukunin mo sa Bible. Ay, sis, Yung mga ibang ano nila, no? Lahat ang ang sasagot ay thinking, Bible, no? ang Oo. kasi nga sis, ano sila, Bible alone. Oo, yun na. Yun Oo, talaga oo, yung oo. talaga yung Totoo ano naman nila. talaga kasi ang scripture talaga yun ang kanilang infallible eh. Yun talaga yung ano nila. Kaya hindi mo sila, para sa kanila, kapag ka hindi ka masyadong matalata, hindi ka magaling sa kanila. Hindi ka magaling sa Oo. kanila. Kasi ang kagandahan sa atin, yung kay Sir Resty, yung may faith and reason tayo eh. Yung Yes, revelation, yung oo, natutunan totoo ko kay Sir yun. Resty, mga paliwanag na philosophical, logic, ganun, di ba, no? Mas Halo-halo lumalawak. yun eh, halo-halo Oo, yun. mas malawak ang ano ng Catholic, tinitingnan niya ng paliwanag na maluwanag na Ay, si ano, bulag to, si ano, di pa niya, kahit sabihin ko na i-click niya yung audio, ay hindi niya tayo pa maririnig. Si Sis Mary Jane. Yeah. Ay, mapaan. Yan na. Ano pa na. Tapos, alam mo, sis, meron talaga silang talagang minsan mahihilo ka sa kanila. Pag sinabi nilang yung redemption at saka salvation, pag nagpapahayag sila, parang interchangeable lang. Oo Hindi nga, sila no. magkaiba, hindi sila ano, kapag sinabi nila, pag sinabi nilang, ah, wala kang nagawa kasi faith lang yan. O doon sa salvation na ano, wala kang ginawa dyan. Ganun-ganun kasi tayo nga, faith and works eh, di ba? Oo. So pag sinamahan natin ng works, ay talagang sabihin nila, wala kang ginawa sa kaligtasan. So pag titignan mo, yes, sa redemption, wala na po pwede makagawa nun eh. Si Oo Kristo nga, lang. oo. Pero yung efficacy nung redemption na yun is salvation. Oo. O, di Kasi, ba? Eh, doon na yung tatag. oo. Akalo, kamukha nung paliwanag ni Sir Manny, narinig ko yun, yung merito. Yung Oh, yung merit sa, kagabi. yung, oo, yung kagabi, sa kanila talaga, halos, para sa kanila yung nagawa ni Jesus. Yung infusion, yung iba sa atin, iba sa Oh, kanila, oo. Kumbaga, di ba, Sis Malo, magkaiba. narinig ko na rin sa inyo, yung talk kay Brother Mel. Kunwari, nakabasag ka nga ng base, nagalit ang nanay mo, eh pinatawad ka, ang pupulot ng mga binasag mo yon ang nanay mo, sorry, and then naalis ka na, syempre pinatawad ka, ikaw ang pupulot ng ano, nung May satisfaction. oo, di ba? Kasi ipipix mo yun. Kahit naman sa Oo. natural na buhay natin, eh, di ba? Pag may nasira ka, yes, sabihin, o sige, wag mo nang ulitin. Pero syempre, iiwan mo na lang ba yun? Basta, Oo nga, dun sa kapitbahay mo, oo. hindi. Either papalitan, ipipix mo pa rin yung Oo. nagawa mo. Di ba? Oo. Sabihin Kasi mo, kung hindi gano'n sila, parang ano, grabe ang ano, layo ng turo ng Bible, no, yung ang sabi nga, ang kamelo daw, mahirap pumasok sa karayom. So kanila pala, yung tama yung sabi, bagsakan lang. oo. ang dali ng Ang pag, dali lang sa ano, kanila. oo. Ang dali lang. Manampalataya ka lang. Oo. Manampalataya ka lang sa dugo ni Kristo na ikaw ay tinubos. Yes, wala tayong problema dun eh. Oo, kaya pala Manampalataya yung ka kaibigan lang. ko, ano, kahit na marami silang kasalanan, wala na sa kanila yon, parang nabura sa kanila yung lahat ng mga nakaraan nila. Oo. Hindi na nila Tapos, iniisip save. yun. Save sila. Save. Oo. Save. Tapos magsisi ka lang. Halimbawa, if in case daw na, ito nga yung sinasabi ko kagabi, if in case na meron kang nagawang kasalanan, in the end, bago ka mamatay, pinagsisihan mo or bago pumikit yung mata mo, yung lahat na nagawa mong kabulastugan, pinagsisihan mo, pinatawad ka na daw noon. Oo, Diretso ganun na nga. yun sa langit, ha? Diretso yung kanila, sis. Oo, Diretso. tama nga yung sabi ni Sir Manny, is Calvinist talaga yung belief nila. Oo, No? Ito yung, precisely. meron akong ishare, no? Kasi meron akong naalala sinabi ni Dr. Anders. Si Dr. Anders, dating Calvinist siya, no? Presbyterian na kamukha ni Scott Hahn.
Ang sabi niya, many Protestants believe that they themselves have infallible certainty of their own salvation. Totoo pala yun. Tapos sabi niya, sa Presbyterian tradition daw, it teaches explicitly that a man can have quote-unquote infallible knowledge of his own election. Tama nga ipaliwanag ni Mr. Manny. No, talagang meron na silang, ano na, safe na sila. Infallible na sa kanila yun na talagang, ano sila, safe sila. Oo, Yes, ayun so. talaga. 'Di ba? Ano yung implication nito? Ano yung implication nito? 'Di ba? Na para bang pinangunahan mo na yung Diyos eh. Para bang alam mo na yung mangyayari bukas, hindi ka talaga magkakasala. 'Di ba? Parang wala ka nang hindi na talaga makakapanaig sa iyo dahil pinapamuhay mo si Kristo, ganyan ganyan, ganun ganun. At take note ha. Ah, send ko daw yung link. Kita. Kaya niya yung kanyang laptop. Next daw, sabi nito. So, meron pa silang aral sis na ano, halimbawa, naniwala ka na kay Kristo, nakilala mo si Kristo, pinanampalatayan mo siya, ipinamumuhay mo na si Kristo. Pagkatapos nun, ibig sabihin, yung will mo, yung kung ang free will mo daw, ay, tawa nga ako na, sorry na lang, tawa nga ako na tawa. Once na pinili mo, ginamit mo yung will mo at pinili mo si Kristo, tapos na yung will mo. Hindi, kumbaga pinili mo na siya. Ano mangyayari sa'yo? Kaya nga sabi ko, kung wala ka ng will at yung will mo isinurrender mo na kay Lord, ibig ba sabihin, halimbawa, ikaw, tinatamad kang maligo, siyempre ang o kaya meron kang kakainin na halimbawa nalaglag si pagkain. Siyempre 'di ba ang tao may kalayaan kung dadamputin niya ba 'to o Oh, hindi. hindi. Sabi ko, nangyayari pa ba sa iyo yung mga ganong ano? Sabi niya, oo naman sis. Oh, eh di meron ka pang free will. Sabi ko, ganun, gumagana pa yung free will sa iyo. Pero mo meron silang mga kaisipan na ganito. Oo. Eh, hindi ko na alam kung saan pa humuhugot Maganda yung nga mga yung ito. ano mo, yung sinampo mo yung kay Eve at saka kay ano, di ba, Adan, ano, kagabi. Oo, hindi Diba, talaga no? nila yung Kasama kami matutunan. nga ni Sir Manny, kasama na nga nila ang Diyos doon. Perfect na sila. Di ba? Pero bakit Oo. yung, oo. Iyon, napakagandang example nun. Tsaka yung sa Oo nga. Israel. Kasama nila yung Diyos. Si Eve at Adan na lang eh. May preternatural gift pa yun ha. Hindi namamatay, hindi nagugutom, hindi nagkakasakit. Yun yung lampas sa kakayahan ng isang tao, yung pinagkaloob sa kanila. Pero bakit tumalikod pa rin? Diba? Eh sila, hindi na sila makakatalikod. Ganun sila. Kasi ang ano rin doon sis Malu, eh di parang yung mga santo namin, ang dahangkit na pinagdaanan nila yun. Di ba no sis Malu, yung mga Oo. santo natin, kaya nga sabi nung ano eh, nung napanood, sabi nga, ganun sila, sabi nga, kaya nga kamukha ng ginawa ni ano, sabi ni Saint Teresa, ano, si Calcutta, sabi niya, so yun, Teresa. wala daw ano dyan, sabi doon nila. Kahit na daw maraming ginawa yun, sabi gano'n, kung ano daw yung, di ba, yung ano nila, predestination. So, wala palang Oh, kwenta yung ginawa ni ano, katinis no? na. Oh. Magandang gabi po, sir! Ay, good Ay, good evening! Good evening! evening! Naririnig niyo ba ako? Yes, loud and clear, sir. Loud and good evening. Magandang Sino yung gabi. nagsalita? Si sister? Lorena! Oh, si Sister Lorena David! Po. Ang galing-galing, ha? Good evening Ganda po. Naman ang boses ni Sister si Lorena. Ay, wala nang upo, sir. Wala nang upo. Nasaan na yung mga kaibigan natin? Sila Wala. Jograt. Wala pa, sir. Kasi, ano, 8:20,
8:35 ng umaga din ngayon doon, sir. Ah, Baka okay. nagda-drive or ano. Baka maya-maya papasok na dito. Ah, talaga, talaga. Oh, sir, a-update Yes. kita. Si Brother Nonong sumagot na po sa akin kanina. Apo. Sabi niya, sis, baka may by ano by Sunday. Sabi ko, di ba pwedeng Monday? Pero di pa niya nasisin. Baka by Sunday. So, wala ka bang lakad ng Sunday? If in case na yun ang ibigay niyang ano, sir? Wala kang ano? Ay, yun lang. Gabi? Meron ako. Meron ka Anong rin sa kabila? Meron ka rin sa oo. kabila? Sunday, sir? Parang meron eh, oo. Ah, sige, pwede ko naman yan. Mabait naman yun. Sabi ko kung pwedeng Monday. Sabi ko kung pwedeng Yun, Monday yun. kasi pahinga Oo. din naman sana. Pero papayag naman yun siguro. Papayag yun, sir. Yes, sir. Okay, pa siguro Monday to, di ba Monday to Thursday kayo, di ba? Oo, sabi ko nga Monday to Thursday kami. Pero hindi pa niya nakikita yung ano. So, Okay. hindi pa niya nakikita yung aking message. So, at least pumayag na siya, di ba? Pero sir, Ah, okay. naglalatag muna kasi yun. Marami Ah, bilip. ganun. Oo, sir, naglalatag muna yun. Siyempre, yung Okay. kanyang bilip. So, at Oo. least ready, okay lang, di ba? Tsaka, Tama, tama. tsaka iya, ano ni sir. Nandiyan ba si Sister Angie? Yes, andito po, Ayun, yun, yun, sir. yun, yun. Oo. So, Okay. busy pa yung iba. Okay. Eh, si sino pa bang nandyan? Si... Si Cynthia. Oh, Si ano eh, si katikista, may Oh, si ginagawa. katikista. Oo. Oh, busy pa, sir. Hindi bale. Basta kung nakikinig naman sila, eh, di okay lang. Ayo, sir. Dun sa ano Wala kang... din. Oo. Wala kang balita kay Brother Robert? Ay, sir, ano yung kanilang ano to? Misa po kausap ko naman, nanonood siya ng Ah, sa okay na. YouTube siya nagre-review kasi po yung iba yung schedule yata niya ng Okay, ano okay, okay. trabaho. Hindi katulad noon, nakakausap pa natin siya. Oo. So, yung medyo gabi. Ayun, nakakausap ko po minsan. Minsan kat-chat ko po. Talagang Okay. busy. Minsan Oh, nandun naman sa busy. GC nagko-comment doon. Nanonood siya lagi doon sa Ay, atin. salamat. Opo, po, sir. Okay. Ay, nga, tuwa-tuwa nga yung Eh, si kilala niya. Brother Mel, talagang busy-busy. Oo, sir, talagang sa gabi Ayan. yung ano, kanina po Ginamit yata. siya. Oo. Ginagamit Talagang siya talaga ano, ni Lord. halos gabi-gabi, sir. Gabi-gabi yung kanilang ano. Opo. Tapos may talk din siya ng ano pangalan nito sa 13, 14, 15. Wow, So, talaga. ginawan ko siya ng Apostolic Succession, yung PowerPoint. Pero inano ko lang yon, meron ako nun dati, tapos sabi ko sa kanya. Tapos, yung sa Holy Eucharist. Kasi mga lay minister po yata yung kanyang ano. Yung kanya. Tapos yun, para-barangay sila. Nasa plaza po yata sila daw ngayon. Plaza yung kanila. Talaga ang matindi ang mission ni Brother Mel, ano? Oo. Ni Oo, Atang sir. sa kanya. Hindi namin kaya yung ganon. Di Siyempre biro yun. Mayat-maya, punta ka. Mayat-maya, schedule ka. Oo. Gabi-gabi, sir. Halos. Gabi-gabi. E, biro mo apat. Tama nga ba? Apat na pari. Hati-hati sila hanggang Hala. December. Hala. Yes, sir. Uy, grabe ah. O, 3 months siya dun sa isa. Oo. 3 months Ay, dun bakit? sa isa. Wala bang mga CFD o katekista sila o mga kwan man lang? Hindi. Mga pari nito? Parang hindi nila... Si Masigara. Brother Novidora po, ano, Oh. pumupunta rito yung iba. Kaya lang hindi nila kaya yung kay Bromil. Parang, ano, parang yung talk na devotion lang. Yung pang matestimony. Correct. Correct. Pero yung, ano, kagabi hindi umaten. nila kaya. Talagang pumupunta siya ta sa mga baryo-baryo. Ganyan din yun. So, yung apat na pare, hati-hati. Talagang mission kay Brother Opo, yung Mel. isa nga, nakungutrata daw po. Nagkikwento nga kami nung nakaraan yata, nakungutrata daw. Eh, Na. eto yung kung saan yung isang pare na, ano niya,
Brother Mel, sa isang taon na, isang taon pa sa akin. Lol, 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 Tatawa lol. si Brofin. Sabi niya, Padre, Lol. huwag naman. Talaga, oh. Napagandahan ng Diyan siya siyempre. ginagamit eh. So. Opo, Nandun ba talaga si Kwan? siguro yun. Si brother, sino yun? Si dating polis? Hindi ko nga po alam kung ano nangyari sa pag-uusap nila. Hindi ko pa natatanong eh. Kasi ngayon, nagpapadala na yung isang pare ng ano, CFD din doon. Eh, hindi ko alam kung kahapon yata nila kausap. Hindi Okay, ko alam okay. kung okay na si Sir Hillis or ano, Oh, o si Sir Meche. Haylis. Oo. Pero nag-oo naman siya noong nakaraan. Hindi ko lang alam, sir. Kung kasi si sir, ano din eh, medyo available din. Yung kanyang sitwasyon din. Pwede siyang padala-padala din sa ibang ano. Pero yung 5 Bromel, parang hirap nun. Mahirap yan, mahirap. Mahirap din Naranasan ko rin yan eh. na sir Yung sa mga paro-parokya ba nagbigay ng talk, naranasan ko rin yan. kanya sa kanila pa bahay, may bahay-bahay pa siya sir Lala. na yung mga kapilya. Ay, yes sir, Bible study, may bahay-bahay pa. Nakikita ko dyan sa ano niya eh, post niya eh. Kasi nagsisend ng ano, picture. Ayun. Doon siya ginagamit. Yun, Correct, correct. pag-pray na lang natin si Pag-pray din natin. Romeo. So, ayan, sir. So, sir, yung pinasa ko sa'yo kaninang question, ayaw niya pumasok. Ayaw niya pumasok. Pero Oo. nakikinig kaya yan. Siya nagbigay sa'yo ng tanong. Ay, binigyan ko siya ng link eh. Pag kinlik niya yon, makikita niya yung live dito sa ano, sa Independence. Pag kinlik niya yung link. Ayan naman. Ibig sabihin, pag kinlik Maganda. yung, Oo. sabi ko nga, halika na. Hindi Oo, naman kami wala naman. masyadong marami. Wala namang Di, ano. hindi, di, at saka hindi kami argumentative. Sabi ko, hindi Yun naman ako nga, yung sabi ko nga, nagbabara na. sabi niya next time daw. Pasok siya. Next time. Ang nag-oo lang sa akin kanina si ano pangalan nito? Ayun, si Bro Nonong. Ayan. Ah, okay, Pansis. Oh, yung Pantiis. Ayan. Masaya to. Lagi kami niloloko nito. Pag nakipagdebate daw kami sa kanya, bago kayo makipagdebate sa akin, umalis muna kayo sa Earth. Sa Oh, Diyos lolo. niya. Kasi yung Earth, yun yung Diyos niya. Sir. Diba? Eh, Oh. talagang ganun. Masaya. Eh, Diba, sir? dito sa live, meron naman kwan. Ay, dito sa kwan, comment section, meron naman sumusubaybay. Ay, yung meron, sir. Ah, okay. Sir Na-shout out meron. mo na ba? Na-shout out mo na. Ay, hindi pa, sir. Ah, Pero okay. mas marami talaga nanonood sa YouTube. Correct. Ah, okay. Opo, sir, sa YouTube. Once I upload ko yon, yung video, maya-maya lang po yon, ilan na yung ano. Ah, okay. Naga-hundreds na agad siya. Yes, Agad? sir. Ulo? Nagaganda yun. Yes, sir. Yes, sir. Oo, makikita yung mga comment doon. Sabi niya, sir, may nalimutan mo nga pala, para may mga question yata doon. Sana Pero, kuan kunin siguro mo. pag ano na lang. Parang wala ka bukas, sir, no? Wala ka bukas. Ano ba bukas? Uy, Miyerkules. Miyerkules, Meron. sir. Nandito pa rin ako. Hindi, meron kayong ano sa ano, ah. Hindi, Miyerkules. sinabi ko naman kay Bro Sherwin na kasi salitan kami tatlo eh. Para sa ganun, alam mo yun, talagang sinadya ko nakasama si Brother Albert saka si Brother Nas. Para hindi naman sila manawa sa akin. Alam mo yon? Ay, oo, sir. Oo, yung Ubidos kasi chorelievo. yung si Ubidos yung ano niyo eh. Oo, eto kwan kami. Ang tawag dito parang, alam mo yung parang round robin. Alam mo yon? Oo, sir. Oo, Oo kasi nga, di ba? Ang hirap naman kasi yung... Ay, ayan na, may... si Bro Ryan nasa comment section. Ayan, si Brother Jograt. Oh, my favorite. Maya-maya na lang natin sagutin, sir, yung kay ano, sige, no? Sige, sige, sige. Kay Okay. ATS. Good Tignan mo kung evening, may mga... brother. Tanong ko lang kay Bro Manny kung tinuloy po ninyo yung... Ayan, medyo personal to, sir.
Kung tinuloy po ninyo yung pagkapari nyo, sa tingin nyo po, saan po kayo na-assign at anong specific function ang mas gusto nyo? Salamat po. Okay, very good. Maraming salamat po, ha. Kasi ako ay ang aking order ay OSA, Order of Saint Augustine. So ako ay isang religious. Eh, dalawang uri kasi na klase ng pari. One is religious, the other one is diocesan, okay? Yung mga diocesan, usually is parish-based ito. Okay? Bagamat, ang religious, meron din sila, pwede rin silang umawak ng parokya. Pero, ang religious, more on kwan sila, education and mission. Yeah, ayan. Pero, pwede rin silang, at saka, seminary formation. Okay? Pwede rin silang umawak ng parokya. Pero mostly, ito ay inia-assign sa mga diocesan priest. So, sa tanong kong, saan po nyo gustong pa-assign? Oo, usually, since ang linya ko is more on teaching, sa Order of Saint Augustine kasi may marami kaming university na tinatag sa Bacolod, sa Iloilo, Cebu, malalaki ang mga university po dyan. So, siguro, kung ako'y naging pari, malamang sa alamang, more on teaching po ako, sister. So, sa religious kayo, sir. More on Kariya pa teaching yung po. sa monk? Hindi. Hindi naman monk, kundi semi lang. Semi-kwan. Semi. Oo, kasi dalawa po ang Agustin yan. Isang Recoletos, alam mo yung Recoletos, dito sa may Quiapo, papuntang Malacañang. Oh, sir. Ah, Oh, yan, tama. Recoletos yan, ha, Recoletos. Ang sa amin naman, mostly, ang aming base ay sa Cebu, Iloilo. Yan, University of San Agustin, yung mga simbahan doon. Ay, Oo, magtutulo. oo. Oh, sir. Pero meron din kami diyan sa Kuan, yung seminary formation namin sa Guadalupe. Alam mo yung Guadalupe, Makati. O, oh, sir, sa San Oo. Carlos? Hindi, tabi ng San Ay. Carlos. Tabi ng San Carlos. Makati. Sa Makati, tabi ng San Makati. Carlos. O sa Makati. Anong yun, sir? Ano nga Viejo, yun? Viejo. At Viejo, ha? Viejo. Dalawa kasi, isang Nuevo, isang Viejo. So, kung manggagaling ka sa Kwan, sa Mandaluyong, di ang bababa mo Guadalupe, di ba? Yes, Okay, sir. alam mo yung dating libingan doon, sister? Yung parang mortuary? Sa likod ng Loyola? Loyola. Loyola! Loyola Park? Tama, sister Angie. Tama, sister Angie. Diyan ako. Diyan ako nag-seminaryo ng 4 na taon. Ah, Yan. yan. Alam ni Sister Angie yan eh. Oh, kasi daanan yan papuntang Taft eh. Correct. At may simbahan po dyan. Nandyan yung simbahan yung likod ng seminaryo. Oh, malaking malaki. Simbahan dyan. Opo. Oh, alam pala ni Wow. Juan yan. Alam pala ni Sister Angie yan. Alam na yan. Yan yung daanan ng jeep papuntang Taft. Iran. Oh, papuntang Taft. Correct. Correct. Salamat, Sister Angie. So, yun po ang sagot ko dyan, Sister. So, malamang. Ano ka, religious, sir? Teaching. Religious, saka teaching ako. Sa university siguro. Ah, At magtuturo ako ng theology, saka philosophy. Ayun. O, diba? O, ayan, Bro Ryan. Ayan. Aso, natupad naman, sir, ha? Diba, nagtuturo pa rin ako. Hindi, at least, papano. Oo. Diba, kaawa ni Lord, hindi naman niya ako rin na yung kung saan yung talento ko, yung ability binigay niya sa akin. Nagamit din naman niya ako kahit sa mga buti, estudyante sir, ko. Medyo ano naman eh, diba? Buti sir, hindi ka nag-asawa. Hindi, meron, di ba sinabi ko nga sa iyo na separated? Oo, nung na-biuda ka sa buhay.
Ibig sabihin, no, meron kasi biyuda sa patay. Ay, sa ano? Itong Sister Malo, ha? Ang ganda naman. Natawa si Sister Lorena sa iyo, eh. Biyuda ng buhay. Ay, may singit lang ako, Sir Manny. Sige, sige, Sir sige, Manny, sige. Kaya pala, ang daming simbahan na tinatag ng mga Agustinian sa Pilipinas, ano? Po. Ang dami kasi, po, ano? Ang dami po, ang dami. Mm-hmm. Kasi, kung di mo based from history, sister, yan ang mga unang kasama ni Magellan. Opo, sir. Sumunod na lamang ang mga Franciscan. Tapos sumunod ang mga Recoletos. Tapos sumunod ang mga Jesuit. Okay? Pero nauna, yan ang nauna talaga yung Agustinian. Agustinian, okay? Oh. Isa sa mga historiographer ni Magellan ay Agustinian. Oh. Wow. Opo, kasama niya papunta rito. At sila ang nag-establish ng mga mission saka mga schools. Tsaka kasi sir, nung panahon. Opo. Yung mga simbahan natin, talagang ang nag-aano, mga pari eh, no? Oo. Ang daming mga paring namatay, mga misyoneryo. Hindi alam ng kwan yan, mga kapatid natin. Dito sa amin, si San Juan Bautista. Bautista yung ano niya. Paris. Oo. Hindi, dito po sa amin, yung initiate ng pag-build nung ano. Ah, okay. Kahit sir sa ano, even Bible, sa history ng Bible, sa mga ano, si Brother Esti, in-explain to sa amin, yung mga nagtatayo ng, katulad nung kay Herod. Ano pangalan nito? Ang skilled priest. Talaga may kinalaman sa ano, sir, ang pwede magtayo. Yung sagradong, yung mga taong ano, may kinalaman sa ano. So hanggang sa nagpatuloy din pala talaga sa atin na yung mga simbahan natin ay yung ang malaking impluwensya yung mga kaparian, yung Totoo. pagtatayo. Totoo. Kahit kasi, na yung, alam mo yung simbahan sa may Agustinian Recoletos, dinala pa yan, minimport pa yung mga materialis niyan eh, sinakay sa barko. Talaga. Opo, para may tayo lang yung kwan. Tignan mo yung katedral natin, no? Tignan mo yung mga katedral sa Ilocos, yung mga old churches na yun, tsaka sa Cebu. Dito sa amin, sir, ano, 337. Wow. Hawak na din po ito ng ano, ng National Historical Commission. Oh, commission. Oh. Kaya yung kahit na sino man pare na, no, hindi sila pwedeng basta magbakbak or ano. Oo, hindi pwede. Na, hindi pwede. Na hindi pre-preserve alam ng ano. Pinipreserve siya. Kasi yung Totoo. Alam mo, sir, yung aming mga kisame, ayan, alam ni si Cynthia kasi lagi yan dito sila sa amin. Ay, gano'n? Kahoy pa talaga siya. As in, kung kailan siya na-build. Iyon yun. Ang galing nga ng architecture na oh. Pag daw yun ay lumilindol, sir, makikita mo iba talaga. Nagsuswing lang siya. Oh. Yung kahoy, iba yung pagkakaano niya. Pagkaka... Gawa niya. Meron siyang pagkakagawa niya. Para meron siyang... Oo. Umaayos lang siya. Oo, parang may engineering kwan siya, strength siya o kaya Oo, sir. Para yung ginawa sa amin sa UST, hindi pagka naglilindol kasi doon, may ikot lang kami. Oo, sir, ganoon. Kasi ganun, mayroon spring. Dito, eh. May spring kasi sa loob niyan, ay sa ilalim po niyan. Eh. Ah, yan ginawa ng mga yung pare. Yung kahoy lang talaga, iba yung pagkaka design, design Pagkaka-design. Siguro. Tatalino mga Europeans nung tapos panahon. Tapos yung eh. Ano, yung mga 'di ba ano siya, adobe. Adobe siya. Ang ginawa ng NHA ay ng NHA ng National Historical Commission. Tinurukan siya ng ano, epoxy. Ah, para ikukuan, palalakasin. Opo, yung mag-ano talaga siya. Mm-hmm. Para ma-preserve yung kanyang kaabuan o strength. Tinurukan niya ng ano eh. Correct, tumagal ng ilang ano yan, ng epoxy.
Oo. Epoxy daw yung tinutukoy. Totoo, totoo yan. Ang galing ano, nakaka-amaze yung ating, no, yung ating ano. Kaya hanga nga ako dito sa lumalaban ng debate ng Trudgets. Di ba, sir? Opo, opo. Sir, bago mo sagutin yung ano, yan. Ganay ka Yan. lang naman. Ciao, ciao, tao, tao. Ito, po. Ito, sir, ano. Ano ba yung Kalam cosmological argument? Ano yun? Alin, alin, alin? Kalam. Yung? Cosmological argument. Kalam. K-A-L-A-M. Narinig ko ito Ay, sa kanila kalam, kanina. parang Oo. hindi ko na observe, hindi ko na kwan yan, pero ang alam ko meron tayong cosmological argument by Saint Thomas. Tawag nila eh, Kalam cosmological argument. Eh, sabi ko, mami, tatanong ko nga ito kay Sir. Mga Eh, ha? Ewan ko. Sino nagtanong dito, mga... Hindi, narinig ko lang to sir, kanina. Ah, okay. Meron tayong cosmological argument by Saint Thomas. Pero yung kalam, hindi ko alam ito. Okay. Hindi, ngayon ko lang na-encounter yung kalam ako na ito. Sir, Baka, katagal ko nang nakakakit oo. Sa kanila. Baka kwan ito, baka acronym ito. Baka yun Hindi, yung... sir, hindi. Ay, talagang... Okay. Ewan. Kalam cosmological argument. Eh, baka ito Ewan. ay isang argument Method? na dinevise ng mga ibang belief Oh. system o kaya ng mga scientists o kaya agnostic, atheist, o baka meron silang sariling cosmological argument. Yun nga Ay, yung parang Sis iniisip Malu, kanina. yes. Basahin ko yung sa Google, sir, ano, yung kalam. Ah, sige, 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 sige. Sabi niya to, sa argument nga siya, cosmological argument. William Lane Craig is the most recognizable contemporary defender of the Kalam cosmological argument. The argument is its in its simplest form is that number one, whatever begins to exist has a cause of its existence. Number two, the universe began to exist. And number three, therefore, the universe has a cause of its existence. Agreement nga yan, sir. So parang, kwan nga, so parang, kasi si Lane, Craig Lane, ano ba ito? A Catholic apologist po ba ito? Sister Lorena? Hindi ko po alam kung ano siya. Parang hindi siya Catholic, sir. Parang born parang again hindi siya ito. Catholic. Parang born American, again. American analytic philosopher. Christian ah. apologist. Oh, only Christian. Of Wesley, Otto Wesleyan. And Wesleyan theologian. Okay. Yan siya. Ang ano niya. Monalism and neo-apollinarism. Apollinarianism and Molinism. Yes, sir. Yeah. Okay, okay. Ay, ganun yung nga. Eh, may sariling mga kwan ito. Meron tong... Oo, sir, explain mo nga sa amin yung pag after mo nung ano, yung sa mga Molinis. Ay, hindi ko kasi ma-explain yung Molinis kung hindi ko i-explain yung kanyang kwan, yung kanyang kalaban, which is Thomas. Kasi sa atin, bagamat ito ay parehong pare ito, magagaling kasi ito. Si Molina po kasi ay isang Jesuit. Okay? Oo. Isang Jesuit na pare at na theologian. Eh, itong si Thomas, si St. Thomas de Aquinas. Oo. Eh, our magkaiba great po. Theologian. Oo. Hindi, kinukuan din si Molina. Kwan din ito. Sama din sa simbahan ito. Oh, yun lang, hindi si St. Thomas. Si St. Thomas. Hindi, sa kasi Molina. Sa kasi Molina? Oo. Ito oh, ay alam dalawa. Ko nga ano siya. Pero parehong, ano nga yung ano nila, sir? Okay. Ang kwan kasi, ang main argument na pinag-uusapan dyan ay yung question ng predestination. Yun ang sinosolba nila. Predestination at saka yung predestination and its relation to man's freedom.
ang substance na pinag-uusapan between the debate of Molinism versus Thomism. Eh madalas ang mga born again evangelicals, kung hindi sila Calvinism, Molinism. Molinism. Tama? Tulad ni Bro Oo. Albert. Kasi para sa kanila, Calvinist sila kasi ang kanilang approach sa salvation is monergism. Di ba na-discuss ko na ito? Opo, sir, opo. Eh, ito namang si Molinism ay a combination of monergism, eh, ang tawag natin dyan ay synergism, di ba? Di ba, oo, sir, na-discuss oo. Ko na yan. Opo, oo. Opo, sir. Eh, ngayon, eh, pagdating dito sa problem ng predestination, dito nag-argue itong dalawang pari na ito, si Molina at saka si Aquinas. Kaya nga, meron silang mga sariling followers na theologian. Ang followers ni Molina ay Molinist. Tama, naririnig mo yan? Oo, oh, sir. Oo. Ay, pero hindi sila aware, hindi nila pinag-aralan yung fina-follow ng simbahan, yung Thomist. Hindi nila gaano kabisado yan. Eh, ako ay Thomist. Oo. At the same time, meron din akong pagka-Molinist. Kasi parehas pari natin ito eh. Oo nga, sir. Kasi kinukuan din kasi ng simbahan. Tinatanggap ng simbahan, wala daw problema yung idea o teorya ni Molina at yung teorya ni Tomas Aquinas, walang problema, parehong tama yun. Kung bakit lang sila nag-a-argue ay is because meron lang silang point of differences. At yun later on, ang i-bring out natin. Ha? Kasi una-una, hindi ko sa inyo ma-discuss ang Molinist kung hindi ko sa inyo ma-discuss yung Thomist. Kaya dapat comparative study po yan. Mm. Oo, sir. Ay, maganda yan ha. Oo. Eh kasi ito ang pareha silang kinukuha ng simbahan eh, na walang conflict dito sa dalawa, sabi niya. Kasi yung problem kasi ng predestination ayon sa simbahan, eh talagang meron bang predestination na tinatanggap ang simbahan? The answer is yes po. Yan, tatandaan niyo po. Yan ha. Hindi ah, po, no. Meron. Oo, diba, sir? Meron. Pero alam niyo, sir, yung naman ko doon sa isang grupo, mga CFT rin po ito. So, sabi ko sa kanyang ganun, ako based doon sa pagtuturo rin naman ni Brother Esti. Meron. Ang sabi niya, wala daw tinuturo yung simba. Sabi ko, meron. Meron po. Meron. Yung isa nga sa pundasyon ni yung Roma 8:29 eh. Oo. Diba? Confirm. Oo. Kaya nga, ang kaya lang, i-qualify natin na yung predestination doctrine ng simbahan is only for the elect. Okay? Oo, sir. Pero hindi pinaniniwalaan ng simbahan yung double predestination. Kasi oo, ang double wala, predestination ay kay Calvin yan. Oo. Okay? Na para kay Calvin, there is the predestination of the elect and the damnation of the what? Of the reprobate. Yan yung double predestination. Ay hindi po kwan sumasang-ayon ang simbahan sa predestination of the reprobate of the dumb. Kasi maraming mga patunay sa simbahan na God predestined some people, okay, to be saved. But God also predestined some people to be damned. Okay? Yan ang ibig sabihin ng predestination. However, sa Catholic, God only predestined some people to be saved. Okay? But not God does not predestine some people to be damned. Marami pong implication niyan kung ganun. Kasi kung
sasabihin ng isang tao, eh, predestined na pala ako maging mapunta sa impyerno. So wala na akong kahit na ano palang gawin kong pagpapakabuti dito sa mundong ito, eh, baliwala. Kasi alam ko na yung magiging kapalaran ko. Yun po ang ibig sabihin. Sa Calvinist kasi gano'n. Oo, kahit na anong gawin. Kung hindi ka, ano pa nga nito, kung hindi ka nakadestine na mapunta sa langit, kahit anong pagpapakabuti yung gawin mo, Wala. Ay baliwala yun, wala yun. Kasi mapunta ka sa impyerno. Impyerno ka pa rin. Oo, kaya lang. At kung ikaw ay kahit na magpakasama-sama ka pa, kung ikaw ay nakadestine sa langit, gusto po. Iba naman yan. Sister, iba naman na yan. Medyo sinobrahan na ng kwan. Sinobrahan na po ng mga born again. Ang tawag nila dyan ay eternal security. Iba naman yan yun po. Yun na, parang binigyan nila ng bagong version. Oo. Iba. Oo. Security na yun. Iba. Kasi iba yung predestination natin eh. Alam mo yung predestination natin ng mga elect. Ito yung mga katulad nila Virgin Mama Mary. Oo, sir. Saint Joseph. Okay. Na yung kanilang will ay already predestined to follow God's will. Okay. Mm-hmm. Until the end. Yun yung, yun yung example natin ng predestination of the elect. Pero, ayon sa simbahan, it does not believe in the predestination of the damned. Kasi, kung meron man, sabi niya, kung meron man mga tao na mapunta sa impyerno, it is still their freedom. It is still their freedom. Tama, oh, it is their choice. It is not because of God. Oo. Oh. So, yun ang doktrina natin ng pre. Eh, later on, ikukuan po natin yan. I-clarify natin when God's time, sister, ha? Yes, sir. Okay. May nag-inquire po kasi sa akin, nagtatanong, nag-PPM, eh, Catholic siya na siguro CFD. Brother, ano ba yung sinasabi nyo na meron pong mga dogma na hindi binding at meron dogma na invaluable. Oo, sabi niya hindi ba ito ay heretic na claim, kasi pag sinabi po natin dogma ay kailangan binding ito eh. Sabi ko, makinig ka sa lecture ko, ha, minsan, ha, punta ka sa in-defense, ha, kasi itatakel natin yan. Oo, sir. Pagka, halimbawa, tinakal mo, bigyan kita ng link, pasa mo sa kanya. Sige. Para pasok siya dito yung sa Zoom. Okay. So, mag-i-invite pa rin po tayo nung isa. Parang questionable nga sa mga CFD, sir. Mga CFD. Oh, yes, sir. Itaan mo. Kasi siyempre, wala silang formation kasi sa dogmatic theology at sa relationship between doctrine and dogma. Makikita mo natin lahat yan later on, ha? Huwag mo na ngayon. Huwag mo nang ka-sister, ha? Kung ano lang po yung availability. Sige, ha? So, kung halimbawa, sister, pwede na akong mag-present ng the distinction between doctrine and dogma. Sige, sige. Na ngayon, gagawa ka na ng flyer sa komersya. Yes, sir. Siyempre, yung ating poster. Siyempre. Yung napakagandang poster mo. Oo, sir. At mag-invite ka na ngayon, di ba? Oo, sir. Sa mga CFD. Kasi, di ba maalala mo, naging controversial nga yung lecture ko tungkol sa Godchild theology, di ba? Pero ngayon, mukhang tumahimik na eh. Wala na. Pero talagang... Meron alam ni sir, nakakalungkot man isipin. Alam ito ni si Cynthia. Hindi lang siguro nag-ingay sa social media, pero sa mga GC kasi na nandun kami, napektuhan tong medyo bata pa tong Catholic. Lumipat na Mormons. Ayun o. Naapektuhan doon sa Godchild. Yes, eh siguro yung kanyang framework. Medyo mahina pa siguro yung pagkakasin niya. Kaya, dumita. Mormons po siya.
dito. Lagi Ulan namin time. pinag-pray na bumalik sana. Ayan na. Hindi pala. Medyo bata ko. Nasaan Mahina na kayong yung mga, sitwasyon. Sister Malu, nasaan na yung mga dating umaattend dito? Sila Kwan. Yung mga Sino po? bata-bata ng mga lalaki. Bukod sa katekista, yung tiga-rosary. Kasama nyo sa rosary na lalaki. Ah, sila Oo. ano? Oo. Yung Brother. iba po kasi talagang Busy. oo, busy. Tapos Busy. minsan may kanya-kanyang ano. Minsan din, hinahanap nila si Bromil. Pag... oo. Di ba kasi noon nga, sir, medyo walang halos live kasi nga maiksi lang yung oras. Di ba kasi Oo, yung hapag? kasi Ayun, hapag kaya... o kaya parang Oo. naglaylo. Oo. Kaya medyo ngayon, medyo... Iniimbitahan mo sila para Yes, mag-share sir. sila dito. Mostly naman sa GC lang ako nag-i-invite ng ano, tapos Mm-hmm. pinupost ko lang yung link nung live. So, yan. Correct. Para yan ang malaman naman nila, take. maraman naman nila yung perspektibo ng isang philosopher at theologian. Baka sakaling maliwanagan din Yes, sila. sir. Pero pag makikita nyo sa YouTube, nandun. Ah, Nandun ganun? sila, sir. Oo, sir. Bakit Nandun takot, sila. sila matanong katulad ni Opo. Sister Lorena? Saka Sister Cynthia. Sige, Ay, yari. Nandito pala si Sir Bukas. Sister Lorena, kwanyan. Napatalo lang si Miss Lorena. Huli, si Sita. Tsaka sa ano, sa YouTube, isa nag-replay ako. Talaga? Ako doon. Maganda yung mga comment kay Sir Manny. Ang dami nilang natutunan. Oh, talaga? Sir, doon sila nag-ano. Mostly sa kasi, YouTube? Sa YouTube, sir. Hindi Kasi ko dito, alam yun. After namin mag-live dito, oh. Nandun talaga yung followers ng Independent, sir. Kasi, Ah. sir, alam mo kung bakit? Mostly po sa mga subscriber ng Independent Oh. ay abroad. Ayun. Abroad, sir. Kaya Yes, pala, hindi sir. ko kasi Nag-abroad nakikita. sir. Hindi ko kasi nakikita yung mga comment eh. Oo. Ah. Kahit konti Dati, lang comment, marami nang nanonood doon. Dati Ay, po ganun? Po Dati. kami nag-ano. Ah. Kami nag-live. Si Brother Joe Grad yan ah. Bro Manny. Yes. Sis. Yung ano, meeting ako kanina kaya hindi ako nakapasok. Sige. Yung ano, yung sa YouTube, kasi dati ba dati, meron tayong Friday, sis, di ba? Pang ano lang talaga oo. Na para sa outside sa OOW. Kasi marami talaga nun. Nagla-live kami. Marami talaga dun, sir. Yeah. Nandun sila. Okay. Kaya pala. Kaya huwag may wala man masyadong nanonood po sa atin. Pag-upload, after ko kasi nung live, ina-upload ko na yun. Ayun! Kaya kumakalat din. Yes, sir. Yes. Mostly, pag ganung oras, abroad yung nanonood doon. So, makikita niyo yung halimbawa, yung Q&A po natin, ang dami nga nilang natutunan. Salamat hindi naman nga po. Naririnig sa iba. Salamat naman Brother Jograd ha, at sa mga tanong mo. Thank eh. You po sa inyo. Hindi oh. Katarot. Salamat ako sa mga tanong mo kasi wala na lang si Sir. Bro Manny, may ato speaking ng tanong, napatanong tuloy ako. Sige. Kaya natin, no? Pinapanood ko kasi yung ano kapon, yung ano yung old na film, yung Jesus of Nazareth. Ano? Okay. While nagpa-plancha ako. Yung merong part doon na kay Joseph, yung namatay si Joseph, pero ano ba talaga yung tradition sa Catholic Church? Yung, para, ano ba nangyari kay Joseph? Talaga, ano yung bigla na siya kasing nawala after ng ano, after two chapters, three chapters. Ano po pa talaga ang tradition? Ano pong storya po? Hindi naman sa pag nagbasa kasi tayo sa Bible, brother, hindi lahat kasi ng event ng biblical people ay kailangan ilagay sa Biblia. It's impossible eh. So, pero ano yung tradition na nangyari dun sa kanya? Kung wala na sa Bible. Oo,
ang tanong, doon tayo titingin sa didache. Didache. Okay, doon tayo magbabasa kasi doon kasi mostly ang kinukuha ng mga first century Christian kung ano mga ibang bagay na nangyari sa biblical people na hindi na isulat sa Biblia. At itong didache na ito, ginagamit ng ating simbahan. So, Marahil, tatanong mo, ano nangyari sa kanya nung nawala siya sa eksena, nung tumanda siya, namatay siya. Samantala, kahit nga kay Bird, kahit nga sa ibang biblical people, di ba, halos wala na tayong naririnig tungkol sa kanila. Subukan natin, Brother Jograd, na magbasa ng didaki. Baka makita natin doon. Diba teaching kasi? Teaching, ng first Christian first community. First century. Nandun po ba yung life of Joseph? Hindi, yeah, makamakita natin doon. Yung kung meron mga instance doon na meron binabanggit tungkol kay St. Joseph at sa mga ibang biblical people. Kasi ang sinentro lang kasi ng Bible ay yung doon sa naging historical figure ng mga apostles, correct? Pati nga yung mga disciples na close to Jesus, hindi nga ni-record sa Bible, tama? Yes po. Magiging reference na lang siguro natin. Parang ano siya, sir? Na, bro Ryan, nasa mga ano bang book to? Yung... Hindi naman apocryphal, kundi mga kwan. Meron tawag dyan eh. Katulad ng The Sleeping, yung mabuting kamatayan, di ba? Natin. Sa tradition, di ba yung... Tradition. Oo, anong book siguro tawag dito? May book na tawag dun eh. Parang yung iba dun, parang dun nagsulat, dun ibinase na yung mabuting kamatayan nung si Joseph na nandun yung anak niya. Makikita natin yun dun sa ano eh, dun sa may tawag sila dun sa ibang kasulatan na yun eh. Hindi naman apocryphal, kundi parang hindi siya apocryphal na nasa dun. Meron tawag sa kanya diyan, Brother Jogra. Kasi bro Billy. Pero kung mabasa mo yung didaki at you come across yung mga activities ng mga kwan, yung mga Christians, pati yung mga pagsama-sama nila, yung pagbe-break of the bread nila, baka sakali doon. Titignan ko ulit yun kasi nung binasa ko yung didaki, yung about, para kasi siyang manual eh. Diba? Parang hindi ko nabasa lahat. Manual yan. Subukan mo rin. At saka yung mga ibang Katolikuan natin na hindi naman siya apokripal. Pero ginagawang basehan din ng mga ibang tradisyon natin sa Katolik. Yan ang isang mystery na gusto ko rin matutunan kasi kwan ko si St. Joseph, lagi akong nagdadasal sa kanya. Yes, kita kasi namin yan dito. So parang nawala siya bigla sa eksena, correct? Oo, dun sa wedding feast of Cana, wala na eh. Sa almanac? I mean, pwede naman natin basahin yung mga kahit mga yung Wikipedia, yung mga, pero interesado ako dun sa yung tradition ng talagang simbahan. Correct. Titignan natin yung mga first century Christians, sila Polycarp, sila Clement, sila Linus, sila Juan. Titignan natin kung pati yung mga kwento nila San Pedro at saka mga disciples nila, kung may nababanggit pa tungkol doon kay St. Joseph. Kasi ang
Ganito kasi ang prinsipyo, Kwan, Brother Jograd. So pag pa-present ng history, you don't have to present all the historical figures or all the historical personalities para bumuo ka ng kwento kasi. Hindi. You don't need to. Yung mga major player lang. Kasi kahit ganito sa nagtuturo kasi ako ng Philippine history at sa pag-aaral ko ng Philippine history, kahit yung mga minute details at mga yung mga alam mo yung mga naging kontribusyon ng mga kontrabida sa pagkamatay ni Andres Bonifacio, pati yung mga taong ginamit, pati yung mga naghasik ng chismis ko para mabuking yung KKK at may mga Marites. Mga Marites. yun para sa atin eh mga key players din yun, 'di ba? Dapat. Yes po. 'Di ba? Oo, para mabuo ang isang historical event. Pero hindi na binanggit 'yun sa Philippine history natin. Basta kinonclude na lang na nabunyag ang katipunan dahil sa pangungumpisal ng isang babae sa isang pari. Ganun na lang. Eh, hindi naman binanggit kung sino yung babae na yon. Pati nga yung pagkanulo kay Andres Bonifacio na siya pala ay napoliticize, na frame up siya. Kaya ang nangyari, natalo siya ni Aguinaldo. Hindi na po binanggit yung mga crucial na persons na yon. So in the same way sa biblical history of the Bible, you don't need to present all the historical figures in order to present your historical view eh. Hindi po. Talaga yung mga importanteng events. Yes, oh, yung major. Sa kay Rizal nga eh, doon yung dati nag-ano na ako ng quiz ni, pati yung pumulot ng ano, chinelas niya doon sa dalang pasigan. Wala na. Wala na. Pero wala siya doon sa ano, pinaka... Correct, sa history. Ibang kwento nung ano niya. Correct. So, yun, ganun siya. So, sir, tuloy tayo doon sa question, baka nanonood sa... ay, ganun, no? Sige. Ano nga pala yung tanong? Ito yung una. Dalawa lang naman to, sir, no? Ito yung una niyang ano, all religion is a God of the gaps palace. Naku eh. Mm-hmm. Matindi itong argumento nila eh, kasi gusto nilang ang substance kasi ng argument nila is between evolution and creation. Okay? Yan yung laging gang ina-argue ng mga scientism o ng mga atheism na para sa kanila at saka yung Darwinism. Okay? Ito mga nagsasama-sama ito eh. Itong naturalism, Darwinism, scientism, evolutionism at saka atheism. Okay? Para sa kanila, ang main argument nila is lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating nature o na-observe natin, eh dapat kayang ipaliwanag ito ng nature, okay? At dapat kayang obserbahan ito ng science. Yan ang kanilang main argument po. Kaya lang, mayroon mga pangyayari sa history, ha? Sa history ng na bakit, no? Bakit meron milagro, okay, or miracles, okay? Eh, itong miracles para sa kanila, hindi pwedeng ipaliwanag, hindi kayang ipaliwanag nito ng nature because para sa kanila, miracles is a violation of nature. Why? Kasi para sa kanila, nature works by observing the principle of cause and effect. So, this is how nature works. Na, according to them, if we observe an effect, ano ang conclusion nila, sister? They assume that, Brother Jograd, basura. Pag may na-observe silang effect, dapat meron itong ano? Cause?
Meron itong cause. Yan ang kanilang filosofiya. So, So, sir, if they... yung ano, yung, let's say, si Jesus Christ, halimbawa, yung sinasabi nga, halimbawa, yung pag-curse niya doon sa fig tree, tsaka yung paglakad niya sa tubig. So, ibig sabihin, wala niya. Miracle yan, miracle. Oo, di ba, miracle. Sa atin yun, di ba, yan. Miracle yun. So, hindi hindi niya pwedeng yung dalo ipaliwanag. Yun. Hindi pwedeng Oo, kasi ipaliwanag. Sa atin, gawa yun ng Diyos talaga. Kaya nga, totoo po yan. Oo, kaya nga sabi nila that God is the God of the gods. Okay? Kasi yung milagro na na-observe natin, these are gaps. Ito ang gaps ng nature. Why? Kasi pag sinabing milagro kasi, you are going to surpass or to bypass the natural operation of nature. Yun ang sinasabi nila. And they don't accept miracles because these are gaps. Ito yung gap. Ginamit nila yung word na gap. Dun. Gap. Ito yung gap na hindi kayang ipaliwanag. Eh, kung baga sa kwan, alam mo yung Brother Joe Gret, yung alam mo yung yes, o yung tulay, alam mo yung tulay. Yes, so, kung nagbiyak ka na ng sa gitna ng let's say tulay na kahoy, bumiyak ka na doon, hindi na magiging tuloy-tuloy ang pagtulay mo. Na nakuha nyo na yung analogy, Sister Malo? Yes po. Oh, kasi may gap na, may gap na. Alam mo yon? Oo, sir. Oh, samantala sa kanila, sa principle of cause and effect, wala itong gap. Kasi para sa kanila, ang kung may ma-observe tayong effect, aba, it presupposes na meron itong cause. At kung itong cause na ito ay magiging effect din, meron din siyang cause uli. So, magkakaroon ng chain of cause and effect. Alam mo yon? At itong chain of cause and effect, alam mo yung parang tanikala, sister? Oo, sir. Oh, hindi okay. Dapat mapigtal ito. Kasi pag may napigtal na isa dyan, meron ng gap. Nakikita nyo, Brother Jograd? Yes po. Kung parang... Sa kalina. Parang kumbaga kung sa math, kailangan follows the logic. Oo, it follows the logic. It follows the logic of cause and effect. Eh may napigtal na kwan ito dito sa chain na ito. Eh ito ay milagro, boom. Ah, may gap na. So sa makatuwid, sabi ng mga scientists that your God is the God of the gaps. Kaya, yun ang sinasabi nila. Ah, yun pala Kaya lang, ang... The gaps of fallacy nga eh. Oo, God of the gaps fallacy. Ngayon, bakit ito fallacy? Bagamat meron silang ipinupunto rito. Ang sinasabi naman ng mga theistic philosophers na even St. Thomas na there is a possibility, possibly, but it is not necessary na may gap. Lalo na in the formative history of nature, makikita natin na hindi natin totally ma-explain by principle of cause and effect kung bakit mayroon biglang energy, biglang may lightning, biglang may proton, may neutron, alam mo yon? So, siguro yung in the formative years of the formation of nature sa ating mga bakit biglang may tumubo. Alam mo 'yon? So, hindi may paliwanag bakit tumubo. So siguro they consider this as a gap, pero sa isang theistic na theology, sa isang believer na theology, it may be possible. But it is not necessary kasi it is still the working of God. Eh. We can attribute still this as the working of God. Hindi lang ma-explain yung mga gap na yan. It is possible but it is not necessary po. So, kaya nga ito... Ito nagkasang diba sa mga Eucharistic miracles? Oo. It's possible, but it is not one.
It does not violate natural laws. Kaya nga, if ever, sabi nga ng simbahan, kaya nga ang stand ng simbahan is it does not disagree with evolution per se, ang simbahan. It does not. Hindi po nagdi-disagree totally ang simbahan sa evolution. So, huwag natin titignan yung evolution kakontra ng creation, hindi po. Kasi ang stand ng simbahan, when God created the world, okay, He instituted a nature, eh, okay? At itong nature na ito ang nag-evolve. So, walang contradiction ang evolution at saka creation. Kaya nakikita natin nung unang panahon, sister, unti-unti na nag-grow halaman, di ba? Ang mga isda, dumadami yung species nila, di ba? That is the evolving nature of what of creation. At hindi po ito contradictory sa creation activity. Ano yung pinagdedebatehan ng creationist sa evolutionist? Eh, total kasi sa kanila. Total. Total. Ibig sabihin without the creation activity of God. That using the Big Bang theory, boom, bigla na lang nag-appear, pero walang Diyos diyan. Wala dapat Diyos diyan. Okay? Wala dapat Diyos diyan. Yan yung total absolute evolution theory. Total. Pero sa atin, hindi naman tayo against diyan. Kaya lang hindi naman total yung ating kinire-reconcile naman po 'yan. Kaya lang hindi natin matanggap na yung kanilang papaliwanag tungkol sa evolution ng tao ay galing sa unggoy. Kasi hanggang ngayon hindi nila may paliwanag yung link, yung missing link na unggoy ba talaga tayo galing. Hindi nila may paliwanag po eh. Kaya missing pa rin hanggang ngayon. Missing, oo. Totoo. Di ba, sir? Tsaka bro, Ryan, di ba yung sir, di ba naririnig mo naman yung serpent scene? Okay. Isa pa yan. Grabe yun naman yun, ano? Napinakinggan ko yung isang debate nun. Parang nakakatawa na talaga. Hindi ko seryoso ba siya? Talaga. Yun ang ano nila. Yes, seryoso sila dun. Oo, nakakatawa dun. Seryoso eh. Kasi pag ididig mo yung kanilang pinananampalatayanan, patawagin namin yan, alamat ng tao ng masama at mabuti, may end time. Ibig sabihin, pero yung aral na yon, na kaya may masamang tao ngayon, kasi dahil merong seed ng serpent. Ibig sabihin, yes. Natawa ko doon, kasi physical talaga silang nag-sex daw. Baka buhay pa si Suma, ano yung anak ni Suma. Ano nila yon? Yung serpent na yon, hindi daw talaga yung serpent na talagang yun yung nakipagtali kay Eva. Hindi siya. Sabi namin, hindi naman pwede mag-produce yung hayop at tapos yung tao ng mag-iba sila ng yung chromosome DNA, nila. DNA, yes sir, yung DNA nila. So, ang kwento nila, para mabigyan na hustisya na makakapag-produce itong ahas ito ng tao, na yung pala, itong ahas na to ay dating historical man. Katulad ng mga mga fallen angel na nagkatawang tao. Sir, yung mga Neanderthal, ano ba? Neanderthals, tama. Anong nangyari, nung sila ay itsurang tao, nung isinampa sila ng Diyos, naging ahas. Kaya nakakapag-galit ang kwento, no? Ba yan? Kwentong barbe. Sabi ko sa kwento, wala ko sa kwento na yun. Talagang, yun ang ano nila, sir, kung bakit may masama at may mabuti. Ay, ganun. Kumbaga, bro, money, meron pang tao, meron pang caveman at the same time, nag-exist sila. No? Kaya si Cain, ang anak, ang tatay niya ay yung serpent.
Ay, ganun? Oh, si Oh. Abel Oh. ay si Adan talaga. Eh, ang Wala, liwanag naman wala. doon sa Genesis 4:1 eh. Ganun Genesis naman yun. 4:1. Ginawa Ang nilang liwanag. historical yung Genesis, ano? Oo, Ginawa sir. nila Yan yun yung historical. kanilang foundation. Meron silang mga wordings na ginagamit sa Hebrew. Wala. Eh, Wala. sawa-sawa na kami nakakapaliwanag sa kanila. Kahit ako mismo, kumbaga, kahit pa paano, may naiintindihan ako dun sa mga Hebrew vocabulary. Pag kumuha sila ng word, pinagpapalagay nila na yun daw yung sex. Pero pag tinignan mo sa It, yung vocabulary it, word ng ano, o yung it na yun, ay Pag, yun daw yung yung kain daw, sex daw yun. Kuman. Meron daw kasi kain. nakalagay sa Old Testament na yung Kain. king ay kinain niya yung asawa. So para daw hindi bastos yung masyado yung bastos yung Biblia kaya binagtan niya. Kain lang. Kain lang nga. Yan lang po. Tayo eh. Ayun, matatawa ka talaga. Yung ano nila, yung ahas na yon bago siya naging ahas, dahil siya isinumpa ng Diyos, dati siyang Homo sapiens. Wow. Yung sir talaga sabi ko sa iyo. Eh, mga scientist na pala sila noon, ano? Mga oo. paleontologist na Tapos, pala sila. ano, kambal, sa kanila kambal. Kambal si, ano, Alala. Si Abel at saka si Cain. Alala. Pero, nasalasihan nga si Adan, ayos ah. Kaya nga kung tawagin namin din, alamat ng masama at mabuti by end time. Alamat ng tao na masama. Sila ay kambal, pero magkaiba ng ama. Wala, wala. Si Kain, kaya nga daw si Kain. Nasingitan pala. Yes, nasingitan. Nasilisi. Grabe naman. Sabi ko sa'yo eh. Marami kaya ba silang membro niyan? Sir, end time. Yes, sir. Yes, sir. Galing kay Branham yan. Search okay, si Branham. Yes. Nakuha ni Branham yan sa mga ano. Pero ang matatawa ganda ng ka talaga, paliwanag. Bro, man. Eh. Grabe. Sabi ko sa'yo, sir, eh. Minsan, sawa-sawa na kami mawiwindang yan. Ka dyan. Mawiwindang ka po sa kapapaliwa. Sir, ito kasi yung tumatambay to bro Ryan sa dev ko ni sa loob. Ah, ganun, ganun. Ikaw, sir, di ba tumatambay ka na doon? Kaya lang, hindi. Sin mode lang ako. Hindi pa ba narinig, sir? Hindi pa narinig yung argumento nila? Hindi pa, kaya lang. Hindi nga kasi ako pa, alam mo yung, hindi ko pinapatulan. Oo, Baga, sir. A waste of time. Saka ginagawa na lang namin, ano, syempre yung parang, waste of parang time. Biruan na lang. Para, ay, aya, kaya pala malansa. May mga ahas sa loob. Ibig sabihin, nandun yung mga, ano yung mga member ng Entang. Baka may nanonood sa atin. Eh, hindi. Okay lang naman. Pag-tagot naman yun eh. Yun ang pwede. Pwede naman silang pumasok dito. Pag-usapan correct, natin. At, ito, hindi naman natin. Nakipag-debate na dyan si Bro sa Entang Polo pa. Oo. Pinatunayan niya na si Cain, ang ama niya ay si Adan. Tapos yung isa naman, ang ama nga ay si yung ahas. So, kambal sila, pero magkaiba yung ama. Yung si Cain, yung ahas. Si Abel, si Adan. Diba? Nasalisihan. Nasalisihan. Kaya tayo may masama at mabuting tao. Yun ang kanilang kwento. Muna nga nahihilo sila eh. Ano bang nakakahilo talaga pag makinig ka sa kanila, ano ka, may hilo ka sa explanation. So, at hindi na. Parang ko. Hindi pwedeng paliwanagan yung mga ganyan eh. Kasi oo, siyempre meron nila na silang papaninindigan nila. Hindi nagigiba. Diyos ko, kahit lugmok na, hindi pa rin daw nagigiba. Saka yung kay Kalawakan, yung ROG. Tama na, sister. Huwag ka nang tumawa, please. Ang sarap mo tumawa. Kasi, sabi ko nung una, sino na ba sa kalawakan ang nahuli ninyo? Tama na. Tama na, sister. Sabi ko sa'yo, sir, eh. Mawiwindang ka talaga. Kung gusto mo ng, yung parang libang-libang ka lang, pasok ka lang doon. Why, libang? Minsan ginagawa lang namin parang radyo. Nandyan lang, tapos nakikinig.
Sister, baka Eh. may tanong pa doon galing sa comment. Oo. Wala sir, doon yung tanong sa ano, kukunin ko nga pala sir yung mga tanong doon. Oh, tsaka Itanong si yan Sister natin. Lorena, Sister Pero Kwan, pa, baka may tanong kayo. gusto mo pa sir Ito. yung pottery. Yung Pottery. Pottery passion. battery pa siya ni Shemo. Yung ipinako Okay. yung ama. Pinako yung ama nung si Ama. Kristo, pinako. Oo. Eh, yun ang mahirap sa walang formal schooling sa theology po kasi. Yes, sir. Siyempre, unawain na lang po natin yan kasi eisegesis po kasi ang Pero kanilang sir, kasi, approach. di ba po, delikado rin po talaga yun na kapag ka wala kang proper study, yung mga method, paano natin uunawain ng Biblia, napaka-importante kasi talaga sir eh. Katulad nung, ayan, katulad nga ito, may mga serpent seed, ganyan. Pero pinaka-delikado kasi sir, yung nangyari sa Amerika, yung mga pastor doon, na in-interpret Fanatic. nila yung Literal. kaya sa inyo sa Marcos 16 ba yun? Yung may ahas na gumagamit ng kanila sa worship ng ahas. Di ba mga natuklaw yung pastor, yung ibang member, namatay. Gumagamit sa kanilang worship. At yung interpretation nila, doon nila kinuha sir, na hindi sila maaano kahit kagatin ng ahas. So see, di po ba? Kaya nga, sister, itong sa Sabado, kung sakali man ha, na kasi sa Sabado, ang usapan namin itong maglalatag ka ba, past, sir? oh, maglalatag ako. Ilalatag ko yung version ng Catholic Plan of Salvation. Yes, sir. Iko-compare ko sa Protestant. O yun sa kanila. Ang kukunin ko kasi ngayon doon yung eternal security nila na medyo Oo. delikado yan pagka yun ang paniniwalaan nila, yung OSAS doctrine ba? Kasi ang punto, ang implication po kasi no, na pag eternally secured ka because Christ imputed his righteousness to you, kahit na anong kasalanan ang gagawin mo, Yes, hindi sir. niya pwedeng inegate o invalidate yung Oo, righteousness ng sir. Christ sa iyo kasi eternally secured ka na. So ano ang implication po nito sa salvation natin na wala nang madadam, wala nang mapupunta sa impyerno. Yan po ang isang implication na delikado po. Yun nga. Ano Oo. mangyayari sa mundo natin kung Oo, pwede na pala akong gumawa ng oh. ganito Kasi or pwede secured na na pala pala. ako mag-abort. Correct. Yun Oh, nga, yung delikado mga yan. ganun. Yun, sir. Oh, yun ang bring out po Yung sa Sabado. Yung moral life natin, ano, sir? Anong oras, bro, man, eh, sa Sabado? Kwan, 8 or 9, 9. 9, Eight, sir? 9 to 11, o. Oh. Nang gabi, po, umaga. Po, Sabado. Eh, Sabi dalawang nga kami pastor. din. Oh, dalawa, si Brother Albert, tsaka si Pastor Kwan daw, ang sa kukuan naman sa akin. Titira naman sa akin. Oh. Ano rin kayo, sir, aware din kayo. Lahat sila. Maniwala kayo sa akin, sir. Lahat sila. Lahat sila. Oh, evangelical. Kaya Lou, pwede rin magtanong sa mga pastor kung mag-present sila? Hindi. Actually, yung nag-present na sila ng Miyerkules. Nag-present na sila, bro. Ay, yung presenter, kung sino yung presenter, yung mga nandun ang magtatanong, then kumukuha din sa comment section. Opo, opo. Ganun ang kuha namin. Yung at search for truth. Hot seat. Yun pa rin ba yung ano? Yun pa rin ang link ng ano na, ng debate ano? Ah, yung debate the Devcon. Ng Devcon. Oh, yun pa rin ang link. Hindi si pasok ko. Pasok. Bro, ano Ryan? Hindi na ba? Na? Pinifilter na? Hindi naman. Kumbaga, yung host lang ang nandun, tsaka yung ano, yung presenter. Oh, yung guest. Lang. Yung guest. Oh, yung guest. Yung guest lang. Yun ano kasi ang tatlo bago. Silang yun. Tsaka yung pastor. Bali, so, apat lang dun ka sila. Lang sa comment section. Sa comment section okay. lang. Okay. Sana, nandun kayo para ipagtanggol nyo naman ako. Ayaw, sir. Nandun kami na kami sa atunin. Romani, para matanong na natin sila.
Oo, Oh, kasi bibigyan alam ka ko ng pag link ko, oh, ano, bro. alam ko Yes. kasi pag kuan nil pagtutulong-tulungan nila ako eh. Yes, sir. Lahat yun. Lahat Mabawian daw yun. nila ako eh. Hindi nga. Hindi nga. Oh, sa At question, pag kahit sa comment section ako, pag yan pa naman yung pinakang ano nila, sir, na pag sinabi mong yung dogma nila na yan, pag yan ang sinalik mo sa kanak-anak ko, sabi ko sa sir, puputang Eh, ka talaga to, naku, totoo, malalaki totoo, na totoo. lunatic mo. Pero at Nabaligtarin rin least, nila ako eh. walang pumapasok na iba doon. Kayo-kayo lang. Kaya lang, syempre, Yun yung dun sa maganda. comment may audience participation para ano, para kasi section. iba Isa yung lang tanong pag question. nasa comment lang eh. Kung mag-comment, pwede Oo, kasi no? mag-skip yung mga yan eh. Pero pag Pero like binabasa halimbawa naman. live, pag may Binabasa makakaano naman. ka sa live, makakaano ka talaga, maano sila eh. Yeah. Sana Sabado, suportahan niyo ako ha. Yes, Tatapos. sir. Oo naman. Tulungan niyo ako, sagutin niyo mga banal sa akin kasi Oo naman. I'm sure pinaghahandaan na nila ako eh. Mostly, pumapasok sa ganyan, sir, mga Baptist. Ano ba Religious. osas ba ang ano? Osas Hindi ang kasi topic. evangelicals, kasi para sa Evangelical. kanila, faith alone doctrine. O eh, magkakasama ang mga yan eh. Evangelicals, mga Ano lang yan eh, Baptists, magkakamag-anak. magkakamag-anak, Jehovah's Witnesses, magkakamag-anak yan. Nakamag-anak lang sila. O, tungkol So, yun eh. talaga yung pinakakano nila, yung eternal security. Okay, kaya nga sabi nga nila, ayan naman natin si Sir Manny ang mag-present at tayo naman ang magtatanong. Di ba yung mga comment Kaya po, akala ko Babawian nga, natin. Babawian natin sa nagdibatingin Sabado. ka rin yung ano eh, yung pastor. So, yan. Sabi ko sa comment section, no? Eh, dapat tanong lang. Alam mo naman yung Hindi mga nandun. pwede. Dapat tanong lang. Eh, Eh, ganun tatanong talaga naman yung ako. host. Clarification eh. Oo. Ganun Kaya nga, talaga yung host. ka-clarify eh. Tawa kami sa tawa sa comment section. Tapos nagpasokan doon sila, Bro Rubeltio, eh. Late na siguro na sa kayo ibang Catholic na ano. Correct, correct. Oh. Sana Saka, nandun sir, din si yung Brother Mel. ano, yung pangalan nito, yung kausap nyo na yung pastor, ilagi din yun sa GC. Ay, Siyempre ganun. nang, oo, sir. Kaya Hindi ka ko sabi nakikita dun sa eh. comment section eh. Ano bang pangalan niya? Pastor Gomez. Gomez parang. Gomez, sabi niya, Oo. bumaba ka na dyan, doon na lang tayo sa GC. Pumapasok yun, sir. Oo. Okay. Maraming mga pastor doon. Doon lang. Daming pastor doon. Ito kasi, marami kaming room na pinapasukat, sir. Babawian daw nila ako sa Sabado eh. Tatanungin daw naman nila yung salvation ko bilang Catholic. Eh, sige, kaya mo na. Yan, sir? Kaya mo yan, Ay, sir? Yun lang ang medyo nagustuhan ko rin sa mga comment na ito ang gusto kong segment kasi talagang natututo ako dito, hindi katulad sa debate, sabi niya. Sabi nila. Oh, doon, doon. Oo, nandiyan na yung mga Yung mga ibang nagko-comment. philosophical, theological Kahit mismo level. yung asawa ni Sherwin na si Kablaw, nagko-comment din siya na marami talaga tayong matututunan Si dito kasi Sherwin, malikot ang utak ng sir. Okay lang. Okay lang Oh, kasi pero mabait naman sir. Mabait naman siya. Ito Oh, na lang sa kasi. Sabado ha, kung kasi Yes, sir. Oo kontakin kasi naman. ako ni Sherwin eh, na Saka may Bro part 2 Ryan, kasi. may invite akong panties. So, Bukas. Bukas, bukas. hindi. Nag-oo na siya sa akin, pero hindi ko alam kung kailan. Eh, sabi nga niya Sunday. Pero sabi ko, wag Sunday. Parang wala si Sir. Kasi magpe-present din siya nung kanyang bilip. Maraming video yun eh. Si Bro Nonong. Then after nun, ayun, tatanungin niya siya. Sana dito para ano kasi free free lang naman dito wala naman kahit sana yung 80s na yan para kwan wala ayun naman nga, parang sabi niya next time daw next time sabi ko pasok ka na okay nasaan na Sister Malu yung dating kwan na umattend na nagbabalik katoliko na nagtanong tungkol sa kwan sa akin noon tungkol sa presentation ko ng monergism kwan. Pumapasok pa ba yun? Lalaki yun eh. Sir, si Bro Arel Dune. Catholic na siya. Ay, ganun. Catholic Kaya na nga, siya.
Sabihin mo Nandito magtanong kasi. kagabi. Nandito Kaya nga. kagabi. Pag may mga Siguro tanong ano pa siya, oo. Na yan. natutunan niya sa born again, di sige lang para nahiya Oo. man yata siya magtanong eh. Encourage mo. Oo, sabihin mo, wag sila mag-alala, hindi naman din binubuli dito. Oo, hindi naman natin. Correct. Eh, hindi lang siya sa compensation, di ba hindi nga sa nagkakalita. Pero Catholic eh. Na siya po, sa nagkakalita. Okay. Pero sana para at least kung may mga confusions pa siya tungkol sa mga oo, Catholic sir, doctrine, edi encourage mo na mag-tuan. Kaya ka, sir, sabi niya kahit kagabi, i-chat lang niya, oh. Sabi niya kagabi, yun nga yung tanong niya. Sabi ko, may ano yan si sir, meron yang yung extra Iglesia, Ecclesia o anong Lasalo. Sabi sa kanya yung part 1 Okay, and okay. 2. Kasi yun yung tanong niya kagabi. Ay, oo. Sabi ko, yun yung isinend ko na sa kanya at pinapanood. 1 Okay. and 2 na po yung aking isinend sa kanya. Okay, ay salamat. Nandito Okay. Siya kagabi, sir. Oo nga, hindi dyan, nakita ko nga eh. Oo. Oo, yun yung tinanong niya. Pero kaya lang lumabas na si Sister Lorena, hindi ko nakita kagabi. Sir, nandito. Ay, nandito ba? Nandito, sir. Oh, sir, nandito. Sir, yung si ano, yung kagabi, yung si ano, yung teacher yun, di ba? Sis Malu, si Bada. Si Bro Arel. May magandang portion tungkol doon sa isang, wag na natin sabihin yung pangalan. Oh, sige. Isang artista ba yun? O basta sa, ay hindi siya artista, basta sa ano siya na pasti ang post nung ano na yon. Oh. Handa na daw siyang mamatay kasi saved na siya. Alam na wow. Niya na papasok siya sa langit. Langit. Eh, sir, kasi nag-ano yun, nag-post yung si brother, ano, ang ganda nung ano niya eh, explanation niya na kasi nga dati siya sa ano, born again. Oh. Hindi naman niya kinontra, kaya lang sabi niya, eh, yung natuturo niya kayo sa Catholic, maganda yung post niya doon. Ah. Okay, yun. Yes, sir. Kaya kinuha niya yung explanation nung ano, sir. Send ko rin sa kanya yung sa monergism at saka yung sa signal system. Okay. Send ko rin pala sa kanya para maano niya. Tinan mo, grabe yan na, sir. Out mo na ako. Thank you. Sige, thank you very much. Bro, Ryan. Thank you, bro. Bukas ulit, ha? Okay, thank you. Yes. Sige. Si Sintia, bukas, ha? Pag may mga tanong pa ulit, di tanong nyo na. Abang nandito pa ako kasi hindi naman. Kwan eh. Hindi, yun nga, sir. Tinan mo yung ano si Lorena? Handa na siyang yung, mamatay. Ano, yung, handa na daw siyang mamatay. Wow. Oo, kasi alam niya, ligtas na siya. Wow. Tinan mo, sir. Galing. Ang dami nag-react doon na Catholic, ka. Oh, ganun? Sabi niya, oh. Ay, righteous na siya. Sabi nung iba. Oh, yan talaga yung claim nila, sir. Wow. Yan talaga. Eh, pag sa Sabado kasi ipapaliwanag ko ng husto-husto, yun yung contrasting difference between yung righteousness ng Catholic at saka yung righteousness ng born again. Yes, sir. Yun dapat talaga tungkukin nyo. Oo. At saka yung konsepto. Yung konsepto po nila kasi ng redemption at saka salvation, pinagbabaliktad nila eh. Oo. Ang mahirap dun. Apaka-kun nun. Grabe. Yes, Sir Manny, yung ng si Dr. Anders nga, ang sabi nga daw niya, kasi ang mga Presbyterian ay mga Calvinist yan. Ayaw nga daw sa tradisyon ng teachers ng mga Presbyterian, explicitly daw sa kanila that a man can, quote-unquote daw, infallible knowledge of his own election. So meron pala talaga daw silang ganun. Meron. Meron, oo. Totoo. Kasi ganyan ang kanilang isang doktrina, yung they were elected eh. At they are totally certain that they were elected eh. Yan ang para sa kanila ay hindi na maalis sa kanila. Okay, parang sir, meron daw silang charism of infallibility. Para sa kanila. They are totally... Kaya lang nakakatawa, Sir Manny, sabi niya, bakit pala may charism of infallibility? Bakit kaya hindi nila sinasama yung Pope sa club nila? kasi hindi kasi
ibang version kasi yung infallibility naman nila, sister. Opo, hindi. Ano kung ba nagpatawa lang ba siya sa Kasi, walang karisino yung infallibility nila. Oo, meron siya. Hindi pwede mag-join yung Pope sa club. Pope. Saka sir, di ba yung ako yung napaka-ipokrito talaga yung ano. Hindi na ako nagkakasala. Ah, ganun na bla 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 bla. Totoo. Kasi, even kahit si Jesus, yung kanyang ginagawa, hindi niya inaano yung sarili niya eh. Parang sa atin, yung mga saint, hindi nila ano na, ito ay santo na, ito ay banal na. Base yan doon sa mga observation ng iba. Parang tayo, di ba, yung konsepto natin ng, halimbawa, ikaw ay isang valedictorian, nakapasa ka doon sa ano, sa pamantayan. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nag-declare noon. Hindi yung nakikita ng iba sa iyo na ikaw talaga ay deserve na maging valedictorian. Ibig sabihin, yun nga. Halimbawa, mabait ako. Di ba kayabangan sa atin yun? Para ka masabing mabait, ibang tao yung pwede magsabi nun sa'yo. Para lagi kumukha sa amin. Hindi na kami nagkakasala. Ganito. Hindi kasi yung kasi yung argumento nila na nung namatay si Kristo, yung righteousness ni Kristo binahagi sa kanila buong buo. So fully, yung para bang ang trato ng Diyos sa kanila ay si Kristo sila. Yun ang trato ng Diyos sa kanila. Kami si Kristo. Kasi ipinasa na sa amin ni Kristo ang kanyang righteousness. Dahil pinalain na ng palataya. Sa atin naman in-infuse, ibinahagi lang. Okay? Pero yung pagbabahagi sa atin ng righteousness ni Christ ay dahil sa kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang merit. At natamo natin to sa pamagitan ng bautismo. Pero ito ay righteousness na meron pang dapat mag-progress. Yun ang konsepto ng Catholic tungkol sa justification. That this righteousness that we receive through our baptism should progress until the end. Kaya nga sa atin, ang righteousness natin is a initial stage at meron final stage. Pero sa kanila, one time lang. One time lang sa kanila. Tsaka complete na. Yun yung medyo bibigyan ko ng distinctive characteristic ng pag-iba ng plan of salvation ng Catholic at saka yung salvation ng mga kuan evangelicals. Later on, ipapaliwanag ko sa kanila na sa kanila kasi ine-echepuera nila yung freedom, sister eh. Yes, sir. Wala, talaga, sir. Kasi yung good na works. Hindi na nakakapanayag sa kanila. Yung freedom. Kasi na nagpalataya na ang gagawin na lang. Yung good works, wala yan sa kanila. Okay. Pero ito, yung freedom kasi ni-reject ni Calvin yan eh, ni-reject ni Luther yan eh. So, pati yung good works, ni-reject ni Luther yan, ni-reject ni Calvin yan. So, para sa kanila, irrelevant lahat ito. Para sa kanila. Kaya nga sir, di ba, paano nga nila ipaniliwanag yung kay Eva't Adan? Di ba? Hindi lang 'yon ang banal ang basehan kasi nila si San Pablo, yung theology of Saint Paul eh. Kaya lang ang aking sa pag-aaral ko ng theology ni Saint Paul, wala siyang pinipreach na instantaneous justification, wala siyang pirinits eh, wala siyang tinuro eh na instantaneous at complete na ang justification mo. Bagkus ang tinuro ni St. Paul ay progressive, constant. Kaya nga sinabi ni St. Paul na we should work out our salvation with fear and trembling, di ba? Oh, yes, sir. Nabasa mo yun, di ba? Oo, oh, tsaka di ba yung sinasabi nga nila, faith alone. Pero kasi sa buong theology ni St. Paul,
Paul. And James. Workout. Tatlo yung sinasabi niya. Oh, workout. Faith, hope, and love. Oh. Faith, hope, and love. At saka, you work out your salvation because God is working in us, di ba? To work out our salvation. Kaya nga sabi, magtiis hindi hanggang siya kung sa huli. To. Sinabi niya, magtiis hanggang sa huli. Kaya nga yung sa huli, oo, kasi may hope pa kasi. Kaya nga, ang gusto kong patutunayan later on doon na salvation is not nakabase lang sa faith, kundi it is more on love, agape. Yes. Yun yun ang ating sir. Yun ang ating yes, yun yung ating pamantayan. Yung virtue. Oh, virtue yung triad natin, yung triad virtue natin na faith, hope, and love. Oo, kaya sir. Nga sinasabi sa Biblia na mawala na ang faith, mawala na ang hope, pero ang mananatili ang pagmamahal. In kasi love. Ito ang pinaka-greatest lahat ng virtue eh. Yung triad virtue natin. So kaya, patutunayan ko sa kanila na yung pagdating ng huling araw, hindi yung faith mo ang mamamater, hindi yung hope mo ang magmamater, kundi yung paano mo minahal ang Diyos. So pagmamahal ng Diyos, ay makikita yan paano mo isinabuhay. Kaya nga, di ba, sir, kahit sa Biblia din, sa Corinthians din yata yun. Correct. Corinthians 3:13. Yun na, sir. Paano mo ipakikita yung pananampalataya mo? Kundi sa gawa. Yes. Totoo. At uhusgaan ka ayon sa iyong gawa. Nanampalataya ka, pero yung pananampalataya mo, paano mo pinapakita? Oo. Totoo. At saka uhusgaan tayo, sister, ayon sa ating gawa. Sa ating mga gawa. Hindi sa pananampalataya. Oo. Itong yes, gawa na ito, it's either masama or mabuti. Eh ngayon, minamasama nila ang good works, samantala na i-preach na ni Kristo yan eh. Ang sabi ni Kristo na, let your light shine upon men so that they may see your good works. Kita mo? Liwanag mo. Oh, liwanag, preach. Money, sa Maru, di ba yung mayaman na lumapit kay Jesus? Yun! Oh, yun! Ang gagawin diba? Ko para maligtas. Sinunod na niya lahat ang batas. Isa pa. Di ba, sister? Isa pa, kulang pa. Ibenta mo, mga ari-arian mo, di ba? O eh, ano yan? Charity yan eh. Oo, charity sir. Yan, good kumbaga, works yan. Eh. Parang sinunod mo ng lahat, hindi ka gumagawa ng masama. Oo. Pero ano yung ginawa mo ko? Correct. Yan eh, charity. Hindi ka nga sumusuway sa batas. Oo. Wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa. Pero correct. Hinahalap ni Kristo yung charity mo. Yung gagawin mo mabuti sa kapwa. Sa kapwa mo, charity yung yan. At yan. Pagmamahal yun eh. Pagmamahal yun. Yes. Totoo yan. Pagmamahal yan eh. Yan, kaya nga ang stand ng Catholic, agape. Hindi yes, fidei only. Agape. Hindi po fidei only. Kasi ang balang araw, when we face our judgment seat, ang tatanungin lang naman sa atin ng Diyos, paano ka nagmahal sa Diyos at saka sa kapwa mo? Yun ang two greatest commandments eh. Paano mo sinabuhay? Eh, para sa kanila, pagka fidei kasi, it is more on the cognitive level lang po ito eh. Pero pag pinag-usapan ang love, charity, agape, it is more on the praxis level. At ang praxis level, ito ang uhusgaan ni Lord sa atin. Paano mo isinagawa yung pananampalataya mo? Paano isinabuhay ang pananampalataya mo? Kaya nga sabi ni St. Thomas, it is a useless endeavor to believe only in the cognitive level if we do not practice it in life and make it a living faith. It is useless. It's useless po. Kasi ang uhusgaan po sa atin ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi pinapakita po natin yan sa pamamagitan ng ating obedience sa Kanya. Eh, pero sir, ano, may bawi-bawi din naman sila eh. Na, meron. Yes, faith. Meron. Faith siya, pero to follow yung good works. Yung pananampalataya mo. Ay, oo. Yun na yung gagawa ka rin ng mabuti. Yun na nga. Eh, pero meron pa rin akong pasubali doon sa kanilang palusot later on sa Sabado. Meron pa rin akong question doon.
Kasi para sa kanila, good works is the result of your faith. Yun ang kanilang palusot ngayon. Correct. Oh, it is an evidence. Tama, it is an evidence. Oh, it's an evidence of their faith. Oh. Kaya lang, ang laging sinasabi ni Pastor, good works and obedience, these are irrelevant. Yung love mo, yung obedience mo sa commandment, these are all irrelevant. So this is a fallacy of what? Generalization. Kasi kung gagawin mong irrelevant lahat yan, dahil para sa kanila, ay righteous na sa kanila hanggang kamatayan, eh, ang daming mga complications o implications ng ganilang doktrina po eh. At hindi po yan ang doktrina ng simbahan. Kaya nga, meron din naman mga hindi ina-agreehan si Bro Albert doon sa lahat. Correct. Yan, eh. Correct. Kaya correct. Kaya nga pagdating sa Sabado, si Bro Albert ay Molinis. Molinis. Eh, Catholic yun si Molina. Kaya nga, Pero ang sige niya, yun talaga. Sige. Oh, okay. Bukas uli, ha? Yeah. Sige, sige. Oh, kung may mga advanced bukas, question. Bukas uli, ha? Bukas na tayo, ha? Si brother, sino yan? Si, yung kuhan, yung na pumasok na bumalik sa simbahan. Sana maimbit mo. Ah, si Bro Arel. Opo, oh, bukas. At saka yung katekista. Yeah. Sino ba yung katekista? Ah, oh, si baka pumasok po bukas si ano si Bro. Nag-aaral kasi yung sir. Ah, ganoon. Ah, si tsaka yung nagro-rosaryo. Ah, okay. Si Opo. Si Bro Hari. Oo, oh, si Bro Hari. Hari ngayon. Ngayon lang yung wala nga siya ngayon. Baka bukas po mga nandito yun. Sige, sige. Para okay, naman eh. Thank you. Thank you, thank you. Maraming salamat. Sabado tayo, sugod, doon sa kabila. Okay. Send to say mga link. Ah, sige, sige. Salamat. Okay, thank supportan you. Maraming... Ah, oo oh, naman, sir. Siyempre. So, maraming salamat po sa atin. Isang gabi na naman na talagang punong-puno lang mga kasagutan ni Sir Manny. Yung ating pananampalataya. So, dyan po sa atin sa YouTube po natin. So, ayan. Ano ko po yung ibang question doon? So, maghahanap po ako ng ibang question doon. Minsan hindi ko talaga nabibisit. Maraming salamat po dyan sa atin sa YouTube. Yung ating po mga kapatid na talagang, mostly talaga, sir, abroad yung mga nandun. So, pag-upload ko pa lang nito maya-maya, ilan na po agad yung views doon, sir. Nandun po sila, sir. Okay. Nandun po talaga yung followers ng Indepens. Okay. So, yung debate ni Bro Mel doon, nasa 30 plus K na yata. Wow! Grabe! Yes, sir. Pero ano lang kami, sir, nasa 12,000 subscribers. Wow! Yung aming ato. Pero umaabot siya ng ganon. Because isinishare po talaga nila. Oo, galing. Even yung kay Philip Cesar, kay Pastor Nano, sa 10K na yata siya. Mm-hmm. Wow. So, ganun yung mga iba nanonood doon sa pag talaga interesado sila. Okay. Sige. Thank you. Maraming salamat po sa ating lahat at sa ating po lahat ng mga nakinig at lalo na po dyan sa atin sa YouTube channel. So, abangan nyo lang po kung meron po kayong mga question. Nandito po yung ating philosopher na sasagot. So, let's pray na po para sa ating pagtatapos at hanggang bukas sa muli nating gawain na ito. Let's pray na po. Alin ang Ama ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal sa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa mga oras na ito. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakalungkot po sa amin. Salamat po aming Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig. Nawa po, Panginoon, ang iyong muling pagkabuhay at ang kapatawaran ng aming mga kasalanan ay tunay na nga na ito ay tanda ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagagawang mga kasalanan na hindi naayon sa iyong kalooban, dala ng aming mga kahinaan, Panginoon, patawarin mo po kami at naway akayin mo po kami
sa matuwid na daana upang na huwag na muli kami magkasala sa iyo. Hinihiling namin din sa mga oras na to na bigyan mo kami ng kalakasan at katatagan higit lalo sa aming pananampalataya, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. Gabayan mo po kami ang bawat isa, lalo na po ang aming Sir Manny, ang kanya pong kalusugan, Panginoon, ay lagi mo pong patubayan at naway magkaroon pa po siya ng buhay na mahaba upang mas marami pa po siyang matulungan na aming mga kapatid na Katoliko, lalo tigit na po sa pagpapaliwanag ng aming pinananampalatayan. Ito po ang aming samatalangin sa iyong matamis sa pangalan namin, Panginoong Heso Kristo, kaisa ng Banal na Espiritu, magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan din po ng aming Inang Birhen Maria at ng kanyang esposo si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. 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 Ingat. Ingat kayo. Ingat. Isincha. Bukas tayo. Isincha. Bukas ha. Thank you po.